you know, this morning, guys, I'll be with us, Lord, samahan niyo kami. As we start our prayer night, thank you for this moment, God, and we ask for your Holy Spirit to be upon us. And samahan po ninyo kami sa pag ito. We ask, Lord God, for everything that you're going to do tonight. We ask, Lord, for our hearts. And we just declare that this night will be a beautiful night, Lord. We just declare, Lord, that our heart, our mind, will be prepared for the everything that you're going to give to us tonight. And samahan lang po ninyo, let your Holy Spirit be upon us, Holy Spirit, samahan po ninyo kami. We just invite your presence. We just want to worship. We just want to pray. We just want to intercede. And Lord, nga po na ginagawa po niyo, meron pong, meron kayong pinipare na malaking bagay para sa iba. And we're praying na maging handa po kami para manangka po paano lang yung handa po ninyo. Ano po yung sa iba. We declare, Lord, that as this moment, the season of rebuilding, we declare, Lord God, that your name will be glorified in our midst, that your presence be in our midst, God, hindi lang tuwing Wednesday, hindi lang tuwing Sunday, but every day, kasama po namin kayo. And Lord, sa pag-uusapan po namin tonight, concerning fasting, we declare that we prepare us, Lord. We will call as watchmen, intercessor, prayer warriors in a praying church. But we ask na samahan din niyo po kami para po mas lalong maintindihan namin, lumalim kami, Lord, ano ba yung pinaka-purpose ng mga bagay-bagay. We declare na hindi maging rutinary, at hindi lang parang maging out of duty ginagawa namin ito, but simply because there's a purpose, there's a reason, and yung pinaka-purpose, pinaka-reason maging motivation namin, why we need to do this, why we need to keep pushing doing this, we ask, Lord, for a greater purpose, and there's no greater purpose than to become closer sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon. Thank you for such revelation. Thank you for this night. Thank you sa mga kasama po namin ngayon sa oras na ito. At maraming salamat din po sa mga pagkakapala pala. Tulad ni Sheila, nila Chris Burr. Nakata niyo po sila. Samahan din po ninyo sila, Lord. We declare, Lord, na po alam pa niyo mga ginagawa po ninyo sa Firenight. Paano mo ni-restore kami last Sunday, last Wednesday. There's a dancing, Lord God, sa lugar na ito. We declare, God, na we're not expecting something to be like that. But if you want to do it in such a way, then so be it. But Lord, we want to expect something new. And God, we do not want to manipulate or control everything. We just do not want na ganun yung nangyari, ganun na naman. But Lord, you are God of new things. And we want new things tonight. We want new things, just fresh new things. If you want to give rest, revelation, or everything, just do it. Just open up the heavens, just rain down your glory and flood this place with your majesty. Let the blood of Jesus cover this place and everything na hindi pa galing sa inyo, let it subdue and let it bow down. In the name of Jesus, is the clear. Amen. Okay. So, guys, ako tayo. Let's start. Okay. Kamustahan tayo muna. Kamusta ang fasting? Okay. Sino ba nagpapasing na dito sa inyo? Uy, kamusap ako. Kamusap fasting? Okay po. Kasi yung pala yung nagtaas ulit yung ano, yung hanim na nagtaas last week. Yung 2 hours. Sino yun? Sino yun? Sino yun? Si Maris. Si Sheila. Si Sheila wala pa eh. Si Maris po. Ang ating assignment muna, mag-pray ng 30 minutes. Tama?
30 minutes lang. So, lahat naman dito nakapagpe-pray ng 30 minutes. Ha? Lahat ba dito? Galing nyo ah! Yeah, galing nyo! Good. Sino dito nakapagpe-pray ng less than 30 minutes? Dito sa grupo natin. Less than ka lang? Sir? Less than ka lang? Less than time. Bakit? Ay, parang hindi ko pa rin paniwala less than ka lang. Kasi sa last week dito, mayroon pinaka-memory sa Bible verse and speaker. Nakakaya. Okay. Okay, so, sino dito 30 minutes? Regular prayer time. Hindi na mabalik. Regular, 30 minutes. Minsan din si 35 eh. At least, hindi na si my chapter. Mabalik. Oh, 31. Sino? Sino regular? 30 minutes regular. 30 up. No, hindi nyo. Sino ba? Sino ba? Hindi, parang malaman ko. Sino ba? Wala ko sa amin yung ano eh. Pwede yun, di ba? Ilan ka? Isa-isay ko na lang ha, ilan ka? Sa amin yung ano. Oo, ilan ka? Basta. More than. Ilan ka? More than 30 minutes nga. Ilan? Ako kasama yung tugto. Ako ko ng 2 hours, 3. Kaya tugto isang. Hindi, kasama na yan lahat. Oh my God. Ito yung pag-uusapan natin ngayon. Learning pa rin ka ako. Alam niya naman yan. Okay, basta dito, ito yung sabihin. Kanyari, itong moment na ito, example, yung 11 to 12 midnight mo, kay Lord na yan. Yung ayan na yung do not disturb ano moment mo. Yan na yung sa ilalim. Ang aimin mo, kinapukasan na, no? Hindi yun. Naturo mo na sa amin yun. Okay, sino dito 30 minutes? Nabas kayo. Up. 30 minutes up. Okay. So, alos lahat. Sino dito hindi pa nakakaya ng 30 minutes? Ha? Nakaya ko naman. Hindi ano? Okay. Kung ikaw siya pa nakakaya ng 30 minutes? Hindi kaya ng 30 minutes. Kristiyano ka na. Kuya Rap, bahiya ka naman. Kasama yun. Hindi ako nagdadasal ka eh. Lord. Okay. Lord, thank you. Okay, okay. Ay, ka. Ay, amen. Okay, so. Grabe, kidding me. The best kayo. Sobra. Yung BALM, di ba na pag-usapan natin last December, ang BALM, wala pa naman si Maris eh. Di ba pinapanganak sa BALM? Salamin ni Maris yan eh. Wow. Wala pa kasi ng problema tayo. Ipaalam natin. Okay, let's remind ourselves. Last December, kasama ka sa Touch of Glory. Ang BALM ay isang anong klaseng church? Praying church. So, ang isang praying church ay isang powerful church. Agree ba kayo? At isang praying person ay isang powerful person. Agree ba kayo? Yes. O hindi? Sino dito praying person? That's me. Ay. So, dalawa lang. So, yung hindi kayo praying person. Okay. Iba kayo yung mga hindi nagsasakabay, mga disciples yung pag ikaw usap ha. Na nag-rise up, which is gusto kong sagutin ngayon. Okay. So, last week, nagsinap ang assignment ko doon sa mga nag-commit na mag-pray ng 2 hours after 100 days. At least, magsimula muna saan? Sa 30 minutes. At yung 30 minutes na ito, chinachallenge ko yung buong simbahan, at least, mag-pray tayo ng 30 minutes. Okay. So, para sa mga, baka kasi makalimutan ko eh, para sa mga nag-commit ng 2 hours, so which is kasama ni Sheila doon at yung apat na nandito, this week hanggang next Wednesday, nagdagan niya ito ng 15 minutes. So, meaning, you're going to spend time with the Lord for, ilan? 45 minutes. Okay. Buong church. Yung 30 minutes na yun, isang prayer lang yun, hindi siya installment. Hindi, mamaya. Nasagutin natin yan. Darapin tayo dyan. Forgive me. Alam mo, pastor, mamaya na yung 15 minutes. Hindi. Ay, yung gano'n. Hindi. Isang diretso. Hindi nyo. Hindi. Dapat ganun talaga. Ano ko ba? The best. Okay. Ikaw nga, pag ko ba nakipag-date installment, di ba? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Hindi ko nakipag-date. Hindi naman installment, di ba? Okay. Uso ba mag-install this time pa? Di ba, ipag-date nyo kay Lord. Okay, so hindi siya pwede installment. Okay, game. So, ilan? 45 minutes.
Okay. Titigil lang, okay na ako. Ngayon, itong 45 minutes na to, I'm so glad to say na hindi lang siya para dun sa anim. Ay! Imamandatory ko to sa buong simbahan. Hello! Hindi yata ako makakadalo next week. Okay, busy na ako. Busy na ako. Ay! Okay. Mandatory, ibig sabihin, you do your best para makapunta ka dito sa 45 minutes. Kung gumawa si Maris, naririnig ko talaga. Grabe. O yung heart mo, Maris. Yung heart mo. Dalawa yung, magtabi kaya yung ano, ayaw natin sino magtabi, check. Yung dalawang hindi nagsasalita. Sigat din eh, parang kaya. Si Heidi. Okay. 46 lang siya eh. Hindi na kayo 46? Okay, wait. So, 40 ilan? So, pakisabi sa mga taong hindi natin kasama ngayon, wala pa 45 minutes at least buong simbahan ng BALM for the another one week. Ano mga baguhan lang? Hindi, I mean, tayo. Baguhan sa prayer. Baguhan ka. Okay. Meaning, ito, I'm speaking here of the free leaders and future leaders. 45 minutes. Okay. Anong laman nito 45 minutes na to? Maganda, anong laman nito? Anong laman yan at ganyan katagal? Anong laman yan? Paisip mo yun. Pure prayer. What? That's so godly. Bakit? Hindi ko alam. Masaya ako. That's so godly. The best yan. Kung sino man kayo. 45 minutes. Okay. Ang tao. Oh, wait. Ang tao na kaya mag-spend ng 45 minutes to 60 minutes in pure prayer is a very powerful person. Wow, the best. Purihin ang Firenight. Purihin. The man, the father, the house. Itong prayer na to, ano to ha? Ito yun. Itong term. Ano yun? Araw-araw itong ganyan? Literal. Every day? Gabi na kasi po eh, bago pa. Alam niya ba kung nagkaroon ng mga magbabasahin niyo? Alam niyo ba yung history ng ano? Alam niyo ba yung history ng Christianity? Alam niyo ba mga revival days, mga history? Persecuted kasi sila. Alam niyo yung mga nag-change yung mga nations sa cities dahil dito? May nakwento nga ba dito? If you're going to see the history dahil dito, ito secret note. I'm not saying I'm one of them. I wish I'm one of them. I pray I'm one of them. As ang layo eh. Hihira ako sa ganito eh. So, if you have the heart, ito, kulang pa sa'yo to. Actually, kulang to. May mga tao na alam mo yung malos wala nang maiyak. Eh. At hindi araw-araw yan. Hindi naman araw-araw yan, pero at least. Alam mo yung madalas. So, kadalas ang buhapagsak dito sa crying, yung mga iyak, yung mga intercessors, yan yung mga lahat ng members ng church niya. May mga tao talaga na papasok dito na mga prayer warriors. Yung iba. Siyari, di ba? Ganon style niya. Prayer warriors. Hindi lahat tinawag dito. Again, hindi lahat tinawag dito. Isa ako sa hindi tinawag dito. Ay, linawin natin ay. Oo, tama. Ako hindi rin ako. Hindi ako tinawag dyan. Ito totoo. Pero si Rufa Binina. Pero may ano? May moment. Okay, may moment. Okay, next. Okay, galing niyo. Maliban sa karahing, laman ng 45 minutes yung tinatawag na worship. Worship is a form of prayer. Okay? So, ako, 45 minutes kaya ako mag-worship. Maliit sa'yo. 2 hours ako everyday. Yun, di ba ganda? Basta worship lang. Okay. Pero during worship na yan, diyan ko sumisingit ang prayer. Kanyan, nag-worship ka doon. So, you're singing your prayer and so on and so forth. Okay. Oo, magkata doon sa bahay. Oo, mga pagsalihan naman ako. Ano nga sa'yo? Okay. Pag sinabi yung worship, hindi ito yung worship na nakikikanta ka sa pinapakinggan mo. Ah. Ay, hindi ba yun? To, ah. As in, ikaw itong nag-worship ka, Lord. Okay. Yun lang. Hindi yata. Yan. Okay, anong next? Ito, hindi. Tinatawag tayong quiet. Yan. Itong quiet na to, ito yung tahimik ka lang. Yes.
Iba iba yung pagod, iba yung load. What peace there may be in silence, no? ito yung or quiet, ito yung tinatawag na waiting. Sabi sa Bible, for those who wait the Lord, wait for the Lord, they will renew their strength. Pag yung tahimik ka lang. Pag quiet, wala kang ginagawa, tahimik ka lang talaga. Kasi nakaluhod ka lang. Pag lang yun. Nakaluhod ka lang. Ganun lang. Tapos may hindi. Anak, pumasok ka pa. Alam ko nagdadasal na tayo. Ayun nga. Hindi kami natutulog. Pag nagdadasal ka ng tahimik, wala ka dito. Ha? Pag ikaw nagdadasal ka, tumatakbo yung utak mo, nagkasalita ka, Lord, hindi ka quiet, wala ka dito. Pag sinabi quiet, wala ka talaga si literal na nahihilang ko. Wala ka sinasabi. Kasi nag-aantay ka ng sagot. Parang ganito, nag-uusap tayo, tumahimik ka para sumagot yung pausap mo sa'yo. Ganun. Wala ka iniisip na kung ano. Ang iniisip ko lang, at ako siya sagot ni Lord. Parang tumunga nga lang yun. Kaya. Siguro mga 50 minutes yan. So may crying, may worship. Kaya. Okay. Ay, kaya. Pag-usapan na natin yung components, ha? Ano bang components nito prayer? Kneeling. Ay, yung tinatawag na word. Kneeling. Workflow. Pag sinabi yung workflow, ito yung other words sa rema. Rema word. Pag sabi ng rema, ito yung, oy, may sinabi sa'yo si Lord. Grabe yung message mo. Tinatype mo, sinusulat mo, po, nag-re-review yung sa'yo si Lord sa devotion, yan, ganyan. Hindi ito word study, ha? Hindi ito word study. Pag sinabi yung word study, you're not praying, you are studying. So, hindi ba yun? Pag itong workflow o rema, ito yung sagot ni Lord dun sa sitwasyon mo, o kaya may nire-reveal sa'yo si God. Tapos, isusulat mo lang. Ano yun? Parehas din ba siya ng devotion? Kasi, oo, okay. Yun yung tinatanong. Ayun. Oo, ito yun. Pero magbabasa ka ng Bible dyan. Yeah. Word nga eh. Di ba parang studying din yun? Yep, studying. Kasi, pero may tinatawag na theological study. A theological study, ibig sabihin, doon, pag-aaralan mo na lahat na sa outside ng prayer time mo. Ibig sabihin, pag theological study, para pumasok ka ng Bible school, kailangan mo alamin ito, kailangan mo saan nagsimula. Example, gagawa ka ng preaching. Pag gumagawa ka ng preaching, normally, that's tinatawag na kung nag-a-under siya sa tinatawag na theological study. Pinag-aaralan mo, kanil Greek word, and so on and so forth. Ito, ang rema, ito ay pag-personal. Ito ay para sa'yo. Pag in-explain mo para sa iba yan, maaaring hindi ka nila maintindihan. Sa'yo lang ulit. Parang ganito. Kung sa dulos ako, ito yung nag-confirm sa akin ng word na kailangan ko umalis. Yun, binigyan niya ako yung kinap, ano yan? Yung sa naming, yung isda sila later, so on so forth. Yung kami follow me, so on so forth. So yun, personal sa akin yun. Ibig sabihin, ang context nun, hindi talaga pang-personal. Ang pagbabasahin yung context nun, iba talaga. So, itong workflow, pag-aaral natin one day yan, itong rema, parang mangyari yan, pag-aaral natin one day yan, pinapaliwanag ko lang muna ngayon. Sa ngayon, very short, ito ay parang devotion. Pero pang-personal. Ibig sabihin, pwede mong hindi i-share sa iba. At kung mamarapatin, huwag mong i-share sa iba, kasi pang-personal nga. Unless out of context. Halimbawa, ay sinabi dito sa Bible, ako ay anak ng Lord. Panakan ng Lord. So, tingin mo sa sarili. Pero may ibang tao, ginagawa nilang extreme yun. Anak daw sila ng Lord. So, therefore, si God ay Diyos, ikaw ay? Diyos din. Mali. Diyos ka rin. Dahil ikaw ay Diyos, kailangan sa Panginoon. Grace the Father. Ay, hindi ka sa bangay sa kong bisa. May ganun, ha? May ganun. Natanong yun ako ng religion, alam ko. Okay, so, walang ganun. Okay, so make sure, pag, ito, personal lang. Okay. Next, ano, may crying, may worship, may quiet, may workflow, may rema, may study no word, tapos may kinatawag na praying the Spirit. Yung praying the Spirit, ito yung praying in tongues. Okay. Okay. Tapos, dagdag na natin ito. Prophetic gestures. Ano yun? Prophetic gestures, pumapasok dyan yung dance, pumapasok dyan yung art, pumapasok dyan yung artistry o kung ano man, kung ano yung gusto mong gawin. Depende kasi. So, okay. O kaya yung rap. Okay. Anyway,
Maraming ways sa prayer. Pag sa aming time with the Lord, ito laman yan. Kung lahat ito ginagawa mo, sasabihin ko sa iyo, ulang isang oras. Yes or no? Quiet time ko pa lang. Actually, may nano akong website, 1,000 ways to pray. 1,000 ways to pray. Sabi ko, wow, ayos to ah. Of course, kasi ang prayer is, ang prayer, kung akala niyo ang prayer is, magpe-pray ka lang with the Lord. Actually, prayer is more of parang boring something. Hindi boring yan. It's an adventure. Yun nga lang kasi, kaya siya nagiging boring kasi nababox tayo sa isang routine o kaya huwag nakasanayan. For example, last Wednesday, iba yung nangyari dito. Parang ganito, di ba? You don't know what to expect during your prayer time. Okay? Kahit naman kasi, laging nagkaka... Siguro ang pinaka-fulfilling na prayer na siguro hindi ka mag-board yung lagi nangyari sa iyo araw-araw, which is, I pray mangyari. Hindi kung laging na-encounter ka. Kung araw-araw, every time you pray, may angel dyan sa tabi mo. Alam mo, nakakausap niya, okay. Magkinuwain ko sa iba, naging extreme ka na, and so on and so forth. May ganun tao. Kilala akong tao na gano'n na nakikita niya si Jesus. Lagi. Diba? Nakikita niya si Jesus. Lagi. So, pag gano'n ang prayer time natin, exciting. Tama mali? Yeah. Paano pag walang gano'n? Walang. Gagawin natin. So, we're doing it in faith. So, laman ng 45 minutes o kaya ka na ito. Maraming pa yan. Kung gusto mo dagdagan, kunyari, gagawa ka ng point para kay Lord, para sa ito, Lord, ano ba? Ganyan, so on so forth. Ako pa nagpe-pray ako, may kape, may kasama pa dyan, coffee, yan pa rin. Ah, parang ano, pag-isang na, no? Coffee, pag-isang na, and cookies. Akin yan. Coffee and pandesal. Akin yan. Ganyan ako, ewan ko gusto niyo ang biyahin ako. Kasama nagkakape ako, kinakausap ko si Lord. Tapos mabasa ako ng word, kasi kinakausap ko si Lord. Yan, ito pa. Ah, pwede yung ganun. Akin yan. Oo nga. Ngayon, kung may magkasabi sa akin, kuya may mali ang ginagawa mo, eh, problema nyo yung problema mo yun. Ako, okay ka rin ito. Eh, mas nag-re-review sa akin si Lord eh. Diba? Okay. Okay, mga kapatid. Kanya-kanya tayo. Kanya-kanya. Hindi na pwede na itong tao na to, nandito siya. Kunyari, ikaw. Eto ka. Worship type ka. At dito ka talaga na-encounter mo si Lord, nire-reveal ni Lord yung sarili niya dito. Hindi pwede yung pag may nakita ka ganito siya mag-pray, tahimik. Pero para sa'yo mo siya, uy, dapat ganito ginagawa mo. Tapos ito rin, uy, hindi pwede ganun. Kasi, body of Christ tayo eh. We are different parts, many functions. And we function as one. Kahit anong ginagawa mo dito, bottom line, ang bagsak niya, nagpe-pray yan. Nagta-time with the Lord yan, kay Lord yan, para kay God yan, hindi para sa personal agenda. Therefore, ang nag-glorify, si God pa rin. Yes or no? Yes. So, kahit iba-iba, palimbawa dito, lahat na dyan sa yaman ng Wednesday, hindi sumasayaw si Ton. So, yung pagkalik yung paa niya, o ano, adjust. Medyo ko lang. Yung paa niya gumagalak. Okay. Nag-ibig siguro. Diba, may kanya-kanya. Sample nga ito. Diba, kanya-kanya. Mamaya. Diba, kanya-kanya. Tapos, hindi naman, tingnan nyo yung flow ah. Hindi naman biglaan nagsayawan last Wednesday. Nauna lang si Mau, nauna lang si Ara. As iba-iba. Okay, diba? So, iba-iba yung pattern. So, ano lang man na 45 minutes sa prayer? Okay, 1 hour prayer. Ito, mamili na lang kayo. Anong gusto yung gawin? Pwedeng lahat yan o pwedeng konti lang natin. Bala sila, bala kayo. Kasi meron na ako ng dalawa eh. Sige. Let's have ano? Let's have this moment na dito sa ano? Ay, baka pakicheck lang ha. Baka kasi hindi natin marinig may nagdo-doorbell ha. Okay. Pakicheck lang. Sino dito? O kaya meron pa ba kung hindi nasulat na gusto nyo isulat ko na ginagawa nyo normally? Ano? Huwag na. Araw mo na lang yung Kuya Fish. Huh? Yung basura na araw mo na lang. Kasi ano yung concentrate? Doing household chores. Ay, hindi. Iba na yun eh. Kasi divided attention. Pwede ba Kuya Mike, ipipray ako tapos ipipacebook ako? Ano kung hindi pwede yun? Ah, pwede ba yun? Pwede yun? Pwede ba yun? Sayang, hindi pala pwede yun. Prayer!
to. But you share. But you share sa Facebook. Ikaw, nagpipray, at ikaw ay merong ibang ang divided ang attention mo, kahit 50% ang attention mo ay nakafocus sa ibang bagay, it is not already a prayer anymore. Anong tawag doon? Wala lang. I will call that wala lang. Okay? Kasi mahirap yun eh. You're just thinking about the Lord, but you're not really spending with the Lord. When you start spending time with God, you shut. Yung sinabi ni Jesus, yung tinanong sila ng disciple, Lord, how should we pray? Tapos sabi niya, go to your room, shut the door. Ang ibig sabihin ng shut the door na yun is, lahat ng klase ng distraction, tanggalin mo. At wala kang ibang focus, kundi si God. Yan ang ibig sabihin ng shut the door. Ibig sabihin, shut mo yung mind mo, sa kanyang heart mo, sa lahat ng bagay. Ano man, siya lang. Diba? Ganon. Okay. So, sinong guilty doon? Diba? So, kung sa kumain, nagpapray sa biyahe, so hindi din yung prayer. Kung walang choice, minsan, halimbawa, may mga pagkakataon na babiyahe, hindi ka na nakapag-ano, then talagang biyahe mo na lang. God is an understanding God, and He understands. Okay, he understands. Pero alam mo yun, nakashot yung mind mo. Nagbabiyahe ka, nandun ka sa pintana, you're talking to the Lord. Content yun. Pero kung nagbabiyahe ka, may Facebook ka sa cellphone. So, kaya may ka-text ka po, ano ba sila? Lalo ka pa ng video na yun. Ito yun. Okay, yes. Ayan, pero nagbabiyahe ka, nakapasok yung earphone, nakikinig ka ng worship song, di ba? So, yun. Kasi nagpipray ka. Tapos sa mga Lord, may ibang teacher, even listening sa music, distraction na raw yun. Ayun. Even listening, kahit Christian worship pa yun, distraction na raw yun. May ganun nagtuturo. Ako, hindi ko makaya sa ganung level. Hindi ko pa kaya yun. Talaga, super tahimik kasi nasanay na ako na there's always a background worship. Pag nag-ano ako. Okay. So, dito, gawa tayo ng assessment. Sino sa inyo, dapat pasting tuturo ko, baka naiwan na punta ko rito. sino sa inyo ang may ginagawa dito? Ako. Sige, sa isa-isa natin. Taas ang kamay. Sino dito yung crying? More ka sa crying, yun yung pa-pray mo. Iyakin ka. Sino sa worship? Si Mountain. Ay, hindi. Magtaas ka na mo. Stop ka ba? Wait, are you with us? Okay. Sa quiet. Ayun, syempre. Kayang-kaya ko yun. Hindi ko masabi. Kataganan tayo. Tulog ka okay. Sa word style. Sa pata. Dilema word. Dilema. Isa lang. Dilema. Sino pa? Abyss. Sa praying the spirit. Okay. Sa prophetic gestures, dance, artistry, rap, ay, Rachel, ano sa'yo? Nakita ko yung kamay. Magaroon ka, Rachel? Ano yun? Okay, meron pa meron sa prophetic gesture. Tapos napapabali. Ano sa'yo? Ganun niya. Papaganon ka. Sa paano? Gumagaling ka! Okay. Sino ba? Rachel, ano sa'yo, Rachel? Yes, and dance daw, tsaka drawing. Minsan lang. Yes. Okay. Sino dito? Concentration. Sino dito yung may, parang tulad ko, may coffee. Naka-coffee na ideas. May coffee. Coffee sa okay, basta may coffee sa tinapa. Cookies yung tsaka. Okay. Okay, mayroon pa so. O kung ano man, bala kayo. Okay. Pag may alusan, pag walang makain sa baba, walang pangyayon. Tsaka, paano kung kanin, tsaka puno? Pwede ba yun? Hindi na yun. Hindi na yun. Okay, meron pa ba ditong kayo gusto idamdam na hindi naisulat dito na normally ginagawa mo pa nag-spend ka ng time with the Lord?
So, dyan yung pure prayer lang talaga. Pinagsasalita. Oo nga. Sige. Wala. Kasi dyan lang ako mostly. Ay, oo nga. Ayun. Sorry. Yun. Okay. Okay. Ayan. Sa lahat. Okay. Talagang ano, with words yan. No. Okay. May sounds. May sounds. Wala bang tao sa bahay niyo? Meron ko kasi natutunan ko na yung modulation ng voice. That's solid. Okay. Sa amin yung pamangkin ko. Ano yan? Yung worship. Ano yung worship. Patunog ka na ulit. Okay. Yung worship kasama dito yung ano ah. Praising. Kasama na dyan yung praising. Yung talking. Kasama na dyan yung declaration. Yan. Okay. So, sino dito? Ayan, may nire-remind si Lord. Ito. Meron ko dito. Wala naman sa akin dito na laging may ganito. Images. Ano yan? Or wala ka nang ginawa kundi mag-review, sumigaw, mag-bind, magpalayas. Hindi sa lahat sa mga. Hindi sa gestures. Hindi siya nagbabasa. Dito kasi, for siya, I bind the spirit ng ganito, I bind the spirit of lust, I bind the spirit of violence. Araw-araw, wala ka nang ginawa kundi I know that. Siyempre, yung sabi siya ng sa prayer mo. Papasok dito yung ano yung personal prayer. Ano lang, Lord, alam mo, crush ko siya, no? Yo, no? Tipong gano'n, yung kwentuhan lang. O, sige, eto. Ah, pwede ba yung gano'n? Oo, pwede yung gano'n. Oo, basta. Okay, wait, okay. Bakit tao? Makatawa si Mo, parang, relate na relate, ha? Relate na relate, ha? Lord, basta wish siya. Basta wish. O, ngayon, eto ngayon yung isa sa mga bagay na. Nandito siya last week. Ano? Christian! Okay. Okay. Mga kapatid, yung pinag-usapan natin is a form ng kung ano ang pwedeng gawin sa loob ng 45 minutes. Okay? Ano yun yung compose nun? Ngayon, may dalawang kasing klase ng prayer. Una, yung tinatawag na soulish. Or yan. Soulish from the word soul or personal. Ito, yung prayer na pang-personal. Pang-sarili. Ito yung prayer paano na... Personal? Agenda po. Personal. Agenda mo na siya dito. Sana hindi mo pumasok siya. Pang-buong section yun eh. Okay. Okay. Diyan, hindi ako nawagi. Ito, soulish prayer. Ito ay personal agenda. Okay. Yan. Kung ano man yung agenda mo, personal. Alam mo, kanya-kanya yan eh. Kanyari, you're praying for, halimbawa, example, we're praying for gamit sa nabi. Parang ganito, gamit natin. Pero siya naging personal. Personal pa rin yun. Kasi, yun yung gusto mong makita eh. Yun yung gusto mong mangyari. Diba? It's personal. Kahit sabi natin na glorify ang Lord. Okay. Next. Kristiyano kayo. Kristiyano tayo. Next. Ang ganyan. Mga Kristiyano tayo dito. Kahit bumubog ko yung isang kinyan. Yun lang yan. Siguro out of balance. Okay. Yung una, sabi kanina, soulish, personal, pangilawa, pure spiritual prayer. Ito, you're praying under your will. And this one, you're praying under God's will. Lord, sana. Okay. Anong under God's will? It's your will, Lord. Ito. Yung... Ito yung leading by the Holy Spirit. Ito yung klase ng prayer. Your spiritual. Hindi lang yun. Ito yung prayer na ito na ginagamit natin. Acts. Spiritual. Sabi sa Bible, di ba? You don't know what to pray, but the Holy Spirit knows what to pray. Ito yun. Spiritual prayer. Kuya, hindi pa ako nagka-tongues. Hingin mo. Darating yun tayo, pag-uusapan natin yan. Okay. Ngayon, may dalawang klase ng prayer. Isang soulish, isang isang pure spiritual. Pareho ba itong nakaka-glorify kay Lord? Oo, basta mo lang pag-pray ng patay mo lahat ng kalaban ko, Lord. Yes, Lord. Ganun. Okay. Ang meson mo bang lumungikot si Sir Lord, mamaya na lang siya dumating.
Hindi pa po ako tapos sa visual na isang teaser lang, teaser lang. Bigyan ko tsaka ano, thankfulness. Di ba may sinasabi si Apostle Paul, sabi ni Apostle Paul, whenever you pray in the Spirit, your mind is unfruitful. Your mind is unfruitful. Kasi yung ano yung tongues, we're speaking tongues. Kasi hindi mo naiintindihan kung ano pinag-pray mo. So ano solution niya? Therefore, I will pray in the Spirit, then I will pray in my mind. I will pray in the spiritual language, I will pray in tongues, and I will pray with the known. Ibig sabihin ng tongues na intindihan. With the listen ata, magpa-pray ako ng soulish prayer, personal prayer, yung gusto ko mangyari, gusto ko makita, yung nararamdaman ko, and so on and so forth. According sa word mo, na nararamdaman ko, at magpa-pray din ako nung bagay na ano gusto mo ipag-pray ko na ayaw mong ipaalam. Ganon? Kasi minsan, nagpa-pray ka in tongues, yung pala, pinagpa-pray mo, ang bilang Lord, ayan, pinagpe-pray mo adyan ngayon, magiging pastor ka. Mga ganun. Hindi ko alam. Hindi ko alam, nagtatapos ka, pero pag pinanslate yung tapos, kunyari, may kunyari, during the time, may bigang nag-i-interpret, at ang pinagpe-pray pala mo, sa sarili mo, paulit-ulit, Lord, I want to become a pastor, prepare mo. Hindi mo alam. Pero ikaw, sa kusa sa sarili mo, hindi mo ipag-pray yun. Alam bakit? Ayaw mo eh. Again? Ano? Hindi, kasi sarili mo, ayaw mo. Ayaw mo. So hindi mo ipagpe-pray. Pero yun ang will ng Lord sa'yo. Biglang inactivate niya yung give of thanks. Bigla ka nagtatanks. Palayin natin, kung may nagtatanks si Mao sa prayer, eh, merong pinagpe-pray sa kanya si Lord. Kunyari, ang prayer niya pa, Lord, tutulungan mo, prayer niya, God, magbukas ka ng pintuan, si, tulungan mo ang magsa. Hindi, tulungan eh. Lord, gawin mo ang leaders, Bible study. Nice. So forth. Soulish din yun. Hindi, nagtatang siya eh. Kasi ayaw niya yun. Kasi ayaw niya. Ayaw niya. Takot siya mag-invite eh. Takot siya mag-start. Pero, yung pag nag-pray siya yung tongues, balay natin, balay natin. Hindi ko sinasabing gano'n, balay natin. Sana nga, gano'n nga yun. Yung tongues, yung interpretation. Na tinatanggal ni Lord yung fear niya mag-invite ng tao, mag-start ng Bible study. Diba? Agree ba kayo? Yes. Tapos malay mo, pinag-pray niya rin future niya. Future partner. Diba? Nililid siya ng Lord yun. Lord, prepare mo ako sa taong ito. Fill in the blocks na lang kayo. Wala yung taong yan. Ito, Lord. Basta kung hindi siya, Lord, siya na lang. Okay. Lord. Okay. It's not my will, but... So, may question ba kayo, guys? May question ba kayo? Siya na lang. Ibig sabihin, yung 45 minutes na nila na binababa natin ngayon, is marami ka pwedeng gawin. Agree? Yes. Okay, hindi tayo nakabas. Tama mali. Ang importante dito ngayon kasi yung spending time with the Lord. Halimbawa, eh kuya, ang prayer natin church, para sa church. Yung 45 minutes na yun, pwede bang i-focus lahat yun para sa church lang? Oo naman. Diba, magsalita ka, sabi natin, 15 minutes, salita ka lang, lahat ng course sa church, sabihin mo. 15 minutes, mag-wait ka lang kayo. Pinakamahirap doon yung waiting. Sinasabi ko sa inyo, kahit kaya. Yung tipong minutes, at tahimik ka lang na walang papasok sa utak mo. Sino kaya yun? Hindi, yun talagang tahimik lang. Wala kang gagawin. Kasi quiet ka lang. Upo ka lang yan. Pwede na yung mag-worship ngayon. Parang ganito? Sige, sige. Yung workshop ka lang. Oh, sige. Ganito workshop. Tama ba? Sige, sige. Okay. Adyan. Parang ganun yun, di ba? Di ganito. Dali. Kalang ka. Ito sa lang. Ito na. Hindi ka makikita, tayo ko dito. Okay, waiting. Sige yan! Opo, dito, dali. Yan, okay. Workshop tayo. Workshop tayo. Bakit iisipin mo yung tulbo? Okay. 1 minute lang. O sa'yo, 1 minute lang. 1 minute, wala kang iisipin na kahit ano. Pwede pa tumikit. Hindi, try mo lang. Oo, bas... Sabi ka, may ano daw. Bakit daw mo katikit? Pagka ulit may pray. Para tanggalin lahat ng distractions. Blanco lang. Mayroon nun? Sibukan mo nga. Hindi pa ako tapos. Okay, 1 minute. Ngayon, hanggang gawin natin, magdadaldalan lang tayo. Okay? Okay? Tapos, ikaw, mag-concentrate ka. 1 minute. Wala ka nang mag-iisipin. At Jesus? Bala ako nang mag-iisipin mo. Oh, sige, si Lord ang isipin mo, pero kami magdadaldala. Hindi, hindi. Oo, nakapigit ka. Pero magdadaldala kami. Kaya niya. Pero ikaw? 2 minutes? Okay, di na kaya. Rasa natin. Dahil lang ako kami.
ka madidistract ha. Eh, nakapikit naman siya eh. Okay, okay. Start na. Nakapikit siya. Okay. That's it. 1, 2, 3, go! Hindi ka pwedeng mabiti kasi kapag bumita siya, hindi ko din nakikinig siya sa akin. No? John! Uy, magdata lang kayo! Kaya kayo! Wala pa 10 seconds. Ano? Sino pa may gusto? Sino pa may gusto? Ako ka, kayaan ko yan. Sige, si Mao. Si Mao kayaan ko. Pero God will speak in your heart.
Alam mo yun, kunyari, minsan, tahimik lang, bibigyan ka lang ng Lord ng peace. Wala kang matatapag na kahit anong word. Payapa ka lang. Masaya ka lang. Sagot niya na yun. Okay? Lagi sa quiet time, lagi ang sagot, hindi dapat spiritual o something heavy. Pero ako, yun ang isisik ko. Yung sa part ko, ah, yung hindi ko sinasabi na gayaan niyo ako. Pero minsan, kahit yung pinakasimple, pinakasimple, payapa, puso mo, don't feel like, during your quiet time, bigla ka nakapagpahinga, and so on and so forth. Ano na yan? Okay? Matuloy mo kamasimple. Payas. Okay, so, clear na to. Alam niyo na kung ano gagawin niyo sa 45 minutes. Okay? Kasi gusto ko lang mag-isolid tayo sa presence ng God at mag-isolid tayo sa Word of God. Kailangan balance yan. Presence and the Word. Agree? Okay? So, pero na lang, naiba yung prayer, Lord. Ay, naiba yung topic natin. So, okay, next. Bigyan nyo lang 5 minutes. Again, 5 minutes na lang. Okay, 10 minutes. Sino dito? Nagpa-fasting. Fasting, fasting. Okay, kamusta fasting natin? Ito, matcha. Okay. Ngayon, more fasting, more money daw. Ito ang gagawin natin. Simula bukas, mag-fix na tayo. Tinatang mo ni Ara, bakit ako pa iba breakfast, lunch, breakfast, lunch. Ano yun? Hindi ko siya nagturo sa atin doon. Oh. Oh. May sarili akong reason. Okay. Akin mo sa freestyle. Ano na? Freestyle. Freestyle ka? So, okay lang na fasting ako dito ng lunch tapos sa weekends, dinner. Basta may skip na isang meal yun, di ba? Skip ng isang meal. Wala ako nilagay na rules, di ba? Okay. Kailangan sa pagkain lang. Ikaw, wala ka. Pwede pa. Oo, hindi ako sa pagkain na pa-fast. Sa bibig na lang ako? Hindi pwede magiging mabayat sa ano ako na pa-fast. Anime, hindi, pero syempre, ang totoong fasting. Ang totoong fasting, kasama sa ano pagkain. Okay. Ngayon, ito na ngayon gagawin natin. Nawala. Yan. Okay. Last week na ng fasting natin ngayon. Tapos next week celebration tayo kasi mayroon mga may birthday. Isang linggo ba yan? Akala ko isang buwan yan. 2 weeks. 2 weeks lang ba yan? 2 weeks lang. Yes. Akala ko isang buwan. Pinaglaruan na yung mga mag-birthday. May mag-birthday. Okay. Mabilisan na ito. Okay. Merong 9 types of fasting. 9 types. Tuturo ko yung first 3 ngayon, the rest, next week na. Okay. Yung una, yung tinatawag na disciple fast. Tapos, ito ay makikita mo sa Mark chapter 9. Ito yung verse 29. Sabi dito ni Jesus, "This kind can come out by nothing but prayer and fasting." Yun lang yun. Mark chapter 9 verse 29, "This kind or this spirit can only come out by prayer and fasting." Ano to? Ito yung panahon kung saan yung mga disciples na sinubukan yung palayas ng demonyo, nang sinasabi at tapos sabi ng mga disciples ng Jesus, bakit hindi sila, bakit hindi umalis? Bakit hindi lumayas? Kasi, sabi ni Jesus, kadaong bagay na to ay lalabas lamang sa pamagitan ng panalangin at pag-aayuno. Ano yung disciple fast? Disciple fast is a fast that frees you o pinapalaya ka from addiction to sin. Or yung tinatawag natin besetting sin. Besetting sin, sila yung mga sin na paulit-ulit sa buhay ng isang Kristiyano. May ka na sorry. Tagad, may ka na sorry. Nag-repent ka. Sabi mo, di ba gagawin? Hindi ka mag-ulit. May na sorry. Pattern. After 2 weeks, 3 weeks, 1 month, 2 weeks, 3 weeks, 1 month. Right, ganun? So, besetting sin. Besetting sin, kanya-kanya yan. Kasama dyan yung taray, mood swing, at kung ano-ano pa. So, minsan big, minsan axe, minsan damdamin. So, if you have a problem with that, sa klaseng disciple fast, kung sabi disciple fast, the kind of fasting that will just simply set you free. Ibig sabihin, magpa-fasting ka, ang purpose mo ay para lumaya doon sa specific na kasalanan na yun. So, hindi mo siya nagawin. So, yung fasting na yun, personal yun.
So you're praying during your fast. Anong gagawin mo? Ipag-pray mo lang na, Lord, ayoko nitong kasalanan na to. Palayain mo ako sa kasalanan na to. So, ano na? Yung ginagawa ko, hindi yung pag-aaral na fast. Ito yun, pagkain yung fasting. Ha? Sabi mo yung hindi, ano? Hindi, ang klase ng fasting, yung lahat... Yung ha? Yung disciple yung fast. Ano? Yung ginagawa ko, ano? Kuya Ran. Yung fast niya sa... Hindi, ang fasting ako kasi hindi yung pag hindi kasi hindi pa kumakain, hindi kayo nag-isip kayo ng video, hindi ko yung ginagawa. Ah, okay lang yun. Pero kasi ang fasting is skipping meal plus everything. Kasi di ba kayo nag-skip ng meal? Kasi papalitan mo ng prayer yun. Oo. Pero may mga pagkakataon, di ba, nag-work na. Paano mo gagawin? Hindi naman. Hindi, kahit nag-work ka, tapos nagpa-fasting ka, basta sa puso mo, alam mo nag-pray ka. Okay. So ganito yan ha. Ang fasting is keeping meal plus everything. Blessed plus everything, plus everything. Lahat ng bagay na nag-i-steer sa'yo, lahat ng bagay na kumukuha ng attention mo kay Lord, bagay na kinakamisihan mo, yun, everything. Kasama doon, anime, Facebook, movie, so yun, no? Okay. Pangalawa, Ezra plus. Ha? Ezra. Okay, so mga Bible na ito. Okay, Ezra chapter 8, verse 21. Ready na kayo? Basahin nyo lang sa bahay yan, ha? Ito yan. Ready na kayo? Anong klase ang Ezra pass? Maybe you feel like thieves have stolen what belongs to you financially. Diba? When Ezra faced an uncertain financial journey, what did he do? He declared the fast and God answered his prayer. In other words, Ezra fast is a kind of fast for financial breakthrough. So, kung walang-wala ka, magbibigay ka pa. Hindi, fasting. Fasting din. Literal fasting to. Fasting nga may usapan natin. Skipping meal. Ah, yes. Oo, fasting to. Okay. Hindi to pera. Anong verse? Ezra 8:21. Para magka-pera siya, nag-fast siya, gano'n. Hindi na nakawan sila eh. So, para... makapag-provide si Lord if you need provisions financially. Paano ang fast ni Ezra nun? Skip din siya ng meal? Yun ang hindi ko pa alam. Buong siya 40 days na... Hindi na siya nag-fasting ha. Kung nag-declared siya. Pagkat sa Israel, pag sinabi, we declared a holy fast. Hindi skipping meal yun. Buong ano yun? Buong araw yun. Hindi ka rin iinom yun. Isang buong ano yun. 40 days ba yun? Hindi. Isang araw lang? Depende. May 40 days, may matagalan. Ito, sa number 8 yan eh. Number 3. Samuel fast. Okay, 1 Samuel 7, 3. Tapos, 2 Chronicles 7, 14. Okay, Samuel fast. Ano yun? When the Philistines were preparing to attack Israel, Samuel declared a fast for national revival. Samuel fast is a fasting for national revival. Meaning, national revival, malakihan. You wanna see a transformation, malakihan transformation. Be personal. So una, pa-personal. Talihan sa sarili. Pangalawa, financial, Ezra. Siguro kailangan natin magpag-fasting para sa financial provision ng church. Okay. Pangatlo, Ezra pa, Samuel pa, ito yung malakihan na. Malakihan gawa. Parang mandate na lang. Sige, tapusin natin ito. Number 4, Elijah fast. Ito ha, Elijah fast. One of the most powerful fasting. Ano yung ginawa? 1 Kings chapter 19, verse 4. Okay, 1 Kings chapter 19 verse 4. Okay, 1 Kings chapter 19, basahin nyo lang yun. Ito yung panahon, si Jezebel. Yung Queen Jezebel, gusto siyang patayin, tapos emotional. Ito, bagay ito para sa mga pinag-uusapan natin last Sunday. May childish ways. Okay. Ano yun? It breaks negative emotional feelings and habits. In other words, Elijah fast, it breaks. Ano yung ginagawa niya? Mood swings. Paano? Depression.
Ano yung fasting pa rin? Fasting pa rin, walang specific. Na hindi pa rin kumakain pagkain. Oo, oh, oh, yun pa rin yan. Ano ka iba-ibang parang purpose yata yun. Purpose. Ah, yung sa purpose lang. Kala ka naman yung iba-ibang reason, reason ng fasting. Reason. Sige, 9 reason ng fasting. Okay. Next. So, ito, ibibreak niya ito yung emotional bandage. Ano yung tawag? Ano na yan? 4. 5. The widow's pass. Paano ka asawa niya? Okay. Itong widow's pass, ito yung sa Elisha, yung kay Elisha to eh. Ito yung namatay yan. Okay. Ano lang to? Fast, widow's pass is about meeting humanitarian needs of other people. It's about meeting the needs of other people. You're fasting for the needs of other people. Ibig sabihin, you're not fasting for yourself, you're not fasting for your church, but you're fasting for the needs of our people. For example, kasi wala tayong feeding program dito eh. Yung ibang church na may feeding program, para makapag-feed sila, they do fast. Oh, they do fast. They do fast para mag-provide si Lord ng, ang tawag dito, ng provision para may pangkain sila. Kasi malaking pera ang ginagasto sa, usapang pera, malaking pera ang ginagasto sa feeding program. Kasi yung pinapakain mo doon, hindi lang basta pagpapakain ka doon kasi may vitamins yun, and so forth. Malaki yan. Eh, nakita ko yung effect ng fasting na yun. Open doors, talagang nagbubuwas ang pituwa. Okay. Number na yan, 5. Tama ba? Ha? 6 na. Wala siyang verse. Nakalimutan ko yung verse. Okay, wait. Okay, ito. 1 Kings 17, 10 to 16. 1 Kings chapter 17, verse 10 to 16. Okay. Ito yung ano. Ito yung panahon kung saan the widow made the choice to fast so that someone else could eat. Ito yung biglang lumapit, sabi. Nalala niyo yung... Okay. Again, punan pa tayo. Number 6. Balik ako mamaya yun. Okay, number 6. Number 6 na tayo. Paul. Apostle Paul fast. Okay, Acts chapter 9, verse 3 to 6. Basahin nyo lang sa bahay. Okay. Ready na kayo ito? Kung ano ba? Are you faced with a major life decision and don't know what to do? Maybe you have a job opportunity, a broken relationship, or an unfulfilled dream. God is providing a way. God is providing a way. You can discern His voice. The Paul fast. So, ito yung kailangan mo ng desisyon. Dito ka kung ano dapat gawin. Ito. Saan ako matutulog? Ay, pag-fasting na yan. Okay. Okay, yan. Ibahe ka po ba? Okay, number 7. Okay, number 7. The Daniel fast. Okay. So, parang ito, pag sabing Daniel fast, it talks about, alam niyo naman ito, siguro, Daniel chapter 10, verse 2 to 3, okay? At Daniel chapter 1, verse 15. Isa lang purpose ng Daniel fast. Ready na kaya? Daniel fast is for health and healing. Ano, daily talks ka. Health and healing. Okay, yung lemon. Number 8. Okay, number 8. Number 8. Number. Dire-direcho. Mga kiwi. John the Baptist pass. Number 8 yan. John the Baptist. Matthew chapter 3, verse 1 to 4. Hindi daw, pinapakita, he ate maple more than locusts and wild honey. Yun lang kinain niya. Ano kinain niya? Locusts. Ano ba tagal ni locusts? Cricket. Cricket. Anong tagal ba cricket? Yung masalay pa. Tama. Isa maliit. Hindi. Masa tipaklong mamaliit? Hindi yan. Balang, balang. Okay. Ano? Balang. Balang? Balang. Balang. Tagalog. Hindi ko alam ni balang. Hindi ko alam yun. Balang. Okay. Maliit ang tipaklong. Nakulibro. Yung sa palayan. Iba pa ba yung tipaklong sa maliit tipaklong? Iba pa. Ang tipaklong ay kulay green na malaki. Ah, ganun? Bakit ito
kinakain yun. Sa Pampanga, kinakain yun. Okay. Parang sarap yun. Ha? Taga-Pampanga, hindi ko kinakain yun. Okay, nagtitigay. Tuloy-tuloy. Anong purpose nun? Ang hirap mahuli nun eh. Seryoso ba yan? Hindi. Ito na yung kinakain ni Gentle Bob. Ah, kala ko gagawin din naman yung mayang klaseng fashion. Okay, ito yung pera. Pag wala ko nahuli, itis ka na ako. Si Antonio! Antonio! Kasi, nagpe-Facebook fast ka. Ay, hindi na. Okay, kapatid. Okay. Ito sa atin doon, anong purpose ng fast night na yun?